Mukha ngang balak agawin ng team ng Brooklyn Nets ang dalawang player ng Lakers na si Carmelo Anthony at Dwight Howard. Dahil sa latest report nga patungkol sa kanila, sabi dito they need another big guy. At may mga veterano nga daw na pwede nilang isign this month or next month. Si Dwight Howard daw ang isang obvious choice, si Hassan Whiteside at si Cody Seller. At dagdag pa nga mga idol na meron nga daw pag-uusap dito sa team ng Brooklyn Nets sa possible nga na pagkuha pag-sign kay Carmelo Anthony. So kahit nga nasa kalagitnaan ng trade drama ang team ng Brooklyn Nets patungkol sa kanilang dalawang superstar na si KD at Kyrie, ay ito mga idol mag-uumpisa pa rin silang i-improve ang kanilang roster. Siguro umaasa pa nga rin sila mga idol na magbabago ang isip neto ni Kevin Durant at iraranit back niya ito kasama si Kyrie Irving at ang team ng Brooklyn Nets. Mukha ngang naghahanda sila mga idol sa kahit ano pang ang posibleng mangyari at hindi nga sila agarang sumusuko patungkol dito kay Kevin Durant. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ngayon itong si Andre Drummond dahil may matindi nga siyang claim patungkol sa kanya. Sabi niya, "I'm on my way. By the time I retire, I'll go down as the best rebounder ever if not already." Well, one of the best for sure ito ang si Drummond dahil pang 11 nga siya mga idol all time sa pinakamataas niya na rebounding average. 13.2 rebounds ang kanyang in-average sa pero ang number 1 mga idol si Will Chamberlain ay 22 rebounds pati na rin si Bill Russell. 22 rebounds per game ang in-average nga nila. Which is malayong-malayo nga dito kay Drummond. Kaya nga mga idol, kung gustong tuparin ni Andre Drummond ang kanyang sinabi na siya daw ang the best rebounder ever, ay malayo-layo pa nga ang kanyang tatahakin dahil sa history ng NBA mga idol ay meron pa ngang mas mga dominanteng rebounder kesa nga sa kanya. Pero nga mga idol, sa ating panghuling balita, ito nga si Andrew Wiggins, maganda ang kanyang plano at magbe-benefit naman dyan ang team ng Golden State Warriors next season. Sabi niya, "One thing I'm really gonna strive for this upcoming season is being on the all-defensive team. That's a big goal of mine." At kung sisikapin nga mga idol neto ni Andrew Wiggins na talagang mapasali nga siya dito sa all-defensive team, ay talaga namang kinakailangan niyang maramdaman ng lahat ng NBA teams ang kanyang malupit at mahigpit na depensa. At kapag ginawa niya yan mga idol, magbe-benefit dyan ang Warriors dahil mag-i-improve ang team kapag lalong hinigpitan ni Andrew Wiggins ang kanyang depensa. Ito nga mga idol ay win-win situation para kay Wiggins at sa kanyang team na Warriors. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming kang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!